Hi guys! Ang video na to ay follow-up dun sa aking previous video na nag-build tayo ng isang gaming PC. Mag-unbox ulit tayo ng additional item para mas ma-improve pa yung experience natin sa ating paglalaro or pag-video edit. As I've said kasi sa aking previous video, meron akong mga pre-owned items o pre-owned na parts ng PC, kaya napagkasya ko yung budget ko under 20,000 pesos. Pero, unfortunately, isa sa mga yon, yung aking GPU, ay nag-crash na. Nag-garbage display kasi siya. At, tinry ko siyang i-repair, tinry ko rin ipatingin sa technician, wala na raw talagang pag-asa. So, I've decided to purchase a new one. Ang nabili ko ay yung, eto. Ang Galaxy GTX 1650 EX Plus, 4GB siya at dual fan na rin. So, ito yung i-install natin sa ating PC. At ang gagawin natin is i-test natin yung kanyang performance. No? Actually, to be more specific sa Adobe Premiere Pro. Kasi yun naman talaga yung madalas kong ginagamit. No? Tatry natin mag-edit o mag-process, mag-render ng 1080p. Tatry rin natin ng 4K video kung okay na siya at smooth na rin yung ating experience. So, tara guys, samahan nyo ako, i-unbox natin at install natin at i-benchmark na rin natin ang kanyang performance. Okay guys, so ito yung ating Galaxy 1650 EX Plus Dual Fan, 4GB siya. Nabili ko siya sa Shopee worth 7,995 pesos. At yun nga, straight from the box, siya ay yan. So, andito yung kanyang resibo at yung warranty. No? So, 1-year warranty siya at 7 days replacement. Yung loob ng kanyang box ay yan. So, ito yung setup guide. At syempre, yung mismong GPU. Meron siyang mga cable dito. Yan. So, ito ay mga Molex pin, no? Papunta sa 6 pin. Yan. At sa loob, ito. Okay, so ito yung ating GPU. Ayos na rin siya, no? Very good na rin. So, meron siyang display port, meron siyang HDMI at meron siyang DVI. Nga, dual fan siya at i-try natin siya ngayong i-set up na sa ating computer. Okay guys, so na-setup na natin ngayon yung ating 1650 na GPU. To check, punta tayo sa Device Manager. Right-click lang natin yung Start icon and then Device Manager. Dito sa ating display adapters, makita natin NVIDIA GeForce GTX 1650. So, ibig sabihin, installed correctly na siya, pero hindi pa natin na-install yung drivers.
So para ma-install natin yung updated driver ng ating GPU, punta tayo sa NVIDIA na website. Pagkatapos, hahanapin lang natin yung correct na model ng ating GPU and then download na. So to save time, na-download ko na yung latest na driver ng aking GPU. Kaya naman ito na siya. So install na natin siya. Okay, so pag nag-open na yung NVIDIA installer, i-check lang natin kung gusto mo ng driver lang, okay lang. Pero mas gusto ko meron siyang GeForce Experience, so isasama natin yun. Agree. And then yung Express, so i-update lang niya yung, kung meron ka mga existing na drivers, i-update lang niya. Kung gusto mo naman yung custom o yung advanced, mangyayari dyan is magkakaroon ka ng clean installation talaga. So para mas madali, piliin natin yung Express kasi yun naman din yung recommended. Ayan, so kapag natapos na mag-install yung NVIDIA driver, kailangan mo siyang i-restart. Okay guys, so kapag na-restart mo na, eto na yung GeForce Experience. And try na natin siya sa ating Adobe Premiere Pro. So ito siya. Ayan, so new project. Ayan, so kapag naka-install ang NVIDIA na graphics processor, meron tayo dyang nakalagay dyan yung CUDA. So, sa pagkakaalam ko, para lang yan sa mga NVIDIA graphics card. So, pag meron ka, ilagay mo yan. And capture format, HDV. And, okay. Ayan, so mag-edit tayo ng 1080p na video. Hanap muna tayo. Dito sa... Ito. Ayan. So, tignan natin, properties, details, ayan. So, makita natin, frame width 1920, frame height 1080. So, 1080p siya. Ilagay natin sa ating project at idrag natin. Ayan. So, using 1650 na graphics card at 16GB na RAM, so, ilagay natin sa full yung kanyang quality. And then tingnan natin kung ayan. Ayan guys, so as we can see, full yan. 1080p yung ating ine-edit. Smooth naman yung kanyang pag-move. Kasi actually guys, dati no, nung ginagamit ko kasi before ako mag-upgrade is yung built-in na graphics card lang dun sa aking Intel processor. Yung processor ko is i3 na 6th gen. At meron lang akong 8GB na RAM. No, kasi isa lang yung naganang slot ng aking motherboard. So, isa lang yung nalalagay ko. At talagang grabe, sobrang ambagal mag-edit. No? So, sa ngayon, ayan, as we can see, ang ganda-ganda yan. Actually, totoo talaga ako. Okay? So, 1080p yan. So, actually guys, para mapabilis pa yung iyong Adobe Premiere Pro experience, punta ka sa edit and then sa preference, hanapin mo yung memory. Yan. So, installed RAM, nakalagay dyan kung ilan yung RAM mo, 16GB. So, RAM reserved for other applications is 5GB. Ibig sabihin, kapag ginagamit mo yung Premiere Pro, meron, nag-allocate siya ng 16GB na RAM dun sa Premiere Pro. Ngayon, pwede mong bawasan to. Ayan. So, yan yung maximum. So, magre-reserve lang si Premiere Pro ng 3GB para sa ibang application. For example, meron kang Photoshop or video na pinapanood. So, mag-allocate siya ng 3GB. So, ang gagamitin lang ni Premiere Pro is up to 13GB lang, which is medyo mataas na rin. No? Pero kanina 11GB, okay na rin. Pero try natin yung 13GB. So, ayan, sobrang smooth niya guys. Nakakatawa, no? So, ito naman guys, wala pa siyang kahit na anong effects. So, try natin maglagay ng effects. Ayan, maglagay tayo ng preset. Bawa. So, ayan, meron tayong naging na preset. And then, maglagay tayo ng lower third. Hanapin natin yung lower third ko. Lagay natin ng
Try natin. And guys, so as we can see, ang ganda, no? Take note, naka full resolution tayo. And meron siyang effect na preset at meron ding animation, no, ng text. Yan siya. Yan, so very smooth. Actually, natuwa talaga ako, guys, na. So very good na siya para sa 1080p. At yun naman yung madalas kong ginagamit at very satisfied na ako doon. Ngayon naman, try na rin natin para sa mga 4K na videos. Hanap tayo. Actually, meron akong na-download from YouTube. Ito siya. No, so, 4K siya. Try natin yung sa properties. Details, 3840x2160. So, 4K siya. And import natin sa ating project. Ayan. So, tanggalin natin yung kanina ating sequence. And then, ayan. Try natin. So, naka full resolution pa rin siya. And start. Ayan. So, okay siya mag-play. Smooth naman siya. Walang lag. Pag pinas-forward, ayan. Ayan. So, medyo hindi ganun ka-smooth kapag ini-scroll natin yung sip. Yung ating timeline. Dahil nga 4K siya. Try natin i-half. So, naka-half ang ating resolution. Scroll natin. Yan. So, pag naka-half, medyo... So, pag naka-half, hindi pa rin. Try natin 1/4. Yan. 1/4 okay na siya since, syempre, kaya nga siya 4K. Nagiging 1080p siya. So, yun, medyo hindi niya kaya yung 4K. So, kung ikaw ay nag-e-edit in 4K resolution, hindi pwede sa inyo yung specs na ito. I suggest, syempre, mas mataas, mas mahal. Okay, guys. So, again, ang aking specs ay Ryzen 5 2600, Mortar Max B450, meron din tayong 1650 na graphics card, 16GB RAM, at meron tayong NVMe na M.2 250GB. So again, yung specs na yon ay para sa mga 1080p users. Kung gusto mo mag 4K, syempre doon ka sa mas higher na specs at syempre mas mahal. Pero kung ikaw ay under a budget lang naman at pwedeng-pwede na to, no? Since ayun nga, saktong-sakto siya for me kasi yung camera ko is up to 1080p lang din naman. Pwedeng 4K yung camera ko pero hindi naman ginagamit ko masyado yung kasi ang laki-laki ng storage din na magagamit mo. Kaya satisfied na ako para sa 1080p, malinaw na rin naman siya at okay na siya. So yun lang, guys. At kung nagustuhan mo ang video na to, please hit the like button at huwag mo rin kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Ganun din, i-turn on mo na yung bell icon para like kang updated sa mga tech-related videos ko. Yun lang, thanks for watching and see you next time!